mismo ipakita sa inyo itong video na ito. Although, nag-trending na ito, nag-viral na ito, alam po, napanood nyo rin ito. No, may mga videos tayo, pero tingnan po natin yung mensahe na pinapakita nito sa atin. Let's watch this video. Saan lugar po yan, gina nga? Malabon. Medyo malapit. Kasi ba mga taga Malabon dito eh? Lalo, ati, alo, ano po. So, pumasok lang po sa isip ko dahil last week, ang topic po natin is about Eutychus. At si Eutychus po na po naalala niya, nahulog po siya mula sa third floor. Dahil nakatulog siya. So, parang pumasok po sa isip mo na kung saan, eto pang Eutychus generation, no, meron talaga spirit of suicide of falling from buildings. Na talagang buhapagsak sa building because of their spiritual death or spiritual sleeping or dahil tulog sila sa kanilang spiritual life, tulog, hindi sila aware that there is a God na kaya naman silang i-redeem sa kung anong kalagayan nila and because of that, tumatalog sila sa building, nahuhulog sila sa building para mamatay. At yun po yung nangyari kay Eutychus, at yan din po yung nangyayari sa generation ito. Actually, ito pong buwan na ito, I received siguro mga four videos sa messenger. Four, tatlo sa'yo, hindi, ano, mga lima. Lima, pinakita rin niya sa akin, nakadiri nga. Huwag niyo, huwag niyo gagawin no? Yung naparoon namin, buhay pa, bali-bali lang kayong buto. No? So, dalawa pa yung video. So, limang videos of suicide in just 2 months. At meron pa doon isa, gusto naman magpakamatay yung bata. Yung sa Australia, napalagi mo? Grabe, you know, yung binuli. O, nakakaawa, ano? So, bata pa lang. And two common reasons, bakit sila nagsuicide? Gusto mo magpakamatay tulad po naman because of depression and bullying. Pero pinakaugat, bakit sila nade-depress at bakit sila binubuli is because yung topic natin ngayon. It's because sa panahon ngayon, no one cares. Kasi kung may nag-care sa'yo, ba't ka madi-depress? Kung yung taong nang bubuli sa'yo, kung nag-care yun, hindi ka bubulihin, no? Kasi he cares for you eh. So hindi sila mabubuli. No, meron pong dalawang meaning ng who cares. Di ba ba? There are two common meanings ng who cares. Number one is nobody cares. Who cares? No? So sino ba? Meron pong may pakialaman. No, meaning, so what? No? Who cares? Meron pong may pakika ba? Malay mo ba? Di ba? And number two is para malaman mo to know who really cares. So it is a question na kung sino ba rito ang nakapansin na meron palang taong nasa paligid mo o maring katabi mo na kailangan pala ng care. Pansin mo ba yan? Kailangan ng love. Tinan mo nga yung katabi mo, mukha bang kailangan ng care niya? No? Ano mo ba yan? Tinan mo, pati yung care bears, no? Who care bears? Care bears na nga sila mukhang hindi pa sila nagke-care. No? Or, ito pong to know who really cares ay yung meron ba rito na alam mo kung ano nangyayari sa paligid mo, aware ka, pansin mo, may pakika, namamalayan mo na mayroong kailangan kang gawin. Either about people na dumadaan sa mga pagsubok, problema, difficulties sa buhay, or about people na naliligaw na, ng landas. May kakilala ka bang naliligaw ng landas? May pakika ba?
namamalayan mo ba na naliligo na pala sila? At namamatay na, na parang si Eutychus, na nalilamig na, tulog na yung stomach, spiritual ayon. Because of that, nahulog na sila from the top, no? Mula sa presence ng Panginoon, bagsak sa diliman ng sanlibutan. So, na-aware ka ba that this last generation, kailangan nilang maligtas from this coming judgment? So, ang tanong, dyan sa dalawang meanings ng who cares, nasan ka ba dyan? At ako ba sa number one, na isa ka lang maatpa, malay ko at pakiko. Bahala sila sa buhay nila. Ano ko ba gano'n, ha? Bahala rin ako sa buhay ko. No? Or, nandun ka sa meron kang maatpa. Meron akong malay at may paki ako sa aking kapwa. Marami po kasi tao ngayon, I don't know if you're aware, ha? Baka wala ka rin pakialam. Baka hindi mo rin namamalayan na karamihan po, majority, most of the people, napakarami nila na po, na wala silang malay at wala silang pake sa maraming tao kung saan nangyayari sa kanila. Natalan niyo po ano yung reasons? O number one reason, bakit marami na pong tao maatpa? Ano sa palagay niyo? May sounds pa ba tayong video siya? May sounds pa yung video natin. So let's watch again this video. Alam ko, napanood mo na rin itong video. And check mo rin po if candidate ka na rito o ganito ka na rin. Tignan natin, ito po yung number one dahilan bakit po marami ng tao ang maatpa. Napansin ko rin ito kanina. Tingnan po natin itong video. Let's watch this video. Zombies na po yung marami. People today,
naging generation zombies na po. Tingnan mo kayong katabi mo, mukha mong zombie na yan. O may pag-asa pa ba yan? Na maagaw pa, ma-revive pa po yung kanyang mga concert. That's why, meron ding tinapan natin yung movie na World War Z. Si Brad Pitt, diba Z? Yung Z doon, zombie rin eh. No? Tapos saan, yung mga zombie, no? Ang umaatake na doon, ginagamit. And that's why, yung Z talaga, it means zombies. Alam, napansin po ba na yung videos na pinanood natin, yung una, at saka yung pangalawa na cartoons, meron silang pagkakaparehas. Ano yung pagkakaparehas nila? Parehas lang sila nag-take ng video ng nagsisuicide. Imagine niyo po, no? Nakita niyo ba yun? Noon ako saan, meron pa silang time. Nakunin yung cellphone. Pero mo makaya yung mga cellphone dyan? Pwede mo mga cellphone dyan? Cellphone. No. Mayroon cellphone. Imagine mo kung yung nakalagay, halimbawa, either sa likod nila, tapos nakita nila, uy, may tatalon! Whoop! Swipe! Ano ba yung password ko? Naku po, ang tagal! Ano ka ba? Tingnan lang, huwag ka muna tatalon! No? Baka mag-viral to eh. No? And then, nalagay mo pa sa video, oops, teka, nalagay mo sa video. Tingnan lang, nakatake picture pala ako! No? Huwag ka muna tatalon. Okay, video na, sige, talong ka na, pwede na. No? Imagine mo yung oras na kinuha nun to take that video instead no, na kung saan, uy, na kung may tatalon. Pasok ka dun sa building, tawawag ka dun sa information, meron ba tayong malapit na tao dun sa rooftop? Who can stop yung tao na yun? Baka mag-suicide. Sinabi nyo nung kanina, baka tumalon yan. Ba't nag-take ka pa rin ng video? Diba? Ayaw mo palang tatalon. Pero wala kang ginagawang action, still taking videos kahit baka mag-viral yung video mo. At kumita ka at marami pang mag-like, mag-share. Ang tao ngayon, mas concerned sila dito, no? Kaysa dun sa buhay ng tao na magsisuicide. Who cares? Yan po yung panahon ngayon natin. Na po alam ko saan, hindi po nila alam. Dapat you saw someone trying to kill himself, ikaw po kaya, kung ikaw nandun sa kalagayan, sa totoo lang, ano talagang gagawin? Mag-take selfie ka ba? Tulad nung kanina, yung sa nasusunod, no? Teka, wala, magawang tatalaw selfie. No. My day, ima-my day mo ba? No? O mag-tiktok ka pa? Ako, iti-tiktok mo ba yan? O mag-groupin pa kayo? Na po? Because, iniisip mo, baka mag-viral ito. Or, isesave mo muna yon bago ka mag-tiktok. Mas masarap mag-tiktok kung nasa iyo mo siya. And grade 12. Sino mo mga grade 12 dito? Ayan, mga grade 12 siya. Ayun, no? Grade 12 ka na. So, people today, nawala na po yung kanilang care for others because they care more about sa kanilang cellphone kaysa sa tao. Hello? Nag-care sila more sa kanilang social media instead of personal socialization sa mga tao. Andiyan na yung tao katabi mo pero yung social media pa rin, cyber friends mo pa rin ang kinakausap mo, pero katabi mo na. Personally, harapan, hindi mo pa kinakausap. Pero mas gusto mo pang i-chat yung nandun sa loob ng cellphone mo. No? More people, mas concerned pa sa e-games kaysa sa feelings. No? Sa love, no? Sa feelings ng iba. They love hanging out, tumambay na lang. Nasalip na sumamba sa ating Panginoon, etc., etc. So, hindi po sila aware na sila pala'y nakokontrol na ng isang small piece of gadget na hindi pa nga naka-implant sa kanila, kaya ka ng control it. How much more kung naka-implant na yon sa iyo,
na kaya ng pumasok na mga waves or radio waves sa utak mo o frequency waves na kaya kumontrol ng iyong utak. Pagka po kasi sinerge mo talaga yung microchip, type mo lang po yung microchip, seed rot, alien, ano ba tawag? Alien technology. Ganyan po yan. So makikita niyo po kung paano kaya kontrolin. Parang Kingsman lang po yan, part 1. So nakokontrol na po ang tao na hindi niya alam by this small piece of gadget. Bakit? Tingnan niyo po ha. Saan mo ba ginagamit ang cellphone habang kumakain? Okay ba? Habang nagdadrive? Nasa loob ng jeep, mga biyay. Ito, nag-viral din to eh. No, yung nagdadrive, nag-ML. Grabe, huwag ka sasakay dyan. No, delikado yan, lalo na kung medyo tumataas na level yan. No, and then, habang naglalakad sa daan, kaya po maraming nanakawan. Maraming mo, tumatawid na po yan. So huwag ka din magtitiwala lang dyan sa zebra lines na yan. Marami din pong nawawala ng preno kahit nasa zebra lines ka, nasasagasahan. Yung iba, yeah, kahit sa loob ng school, nag-aaral. Dala-dala pa rin yung cellphone, ginagamit pa rin. No? Yung iba, kasama sa bed bago matulog. Ewan ko kung nakakatulog pa. No? Kung may oras mo pang matulog, kung ilang oras nila, mag-asawa na lang. Ewan ko kung nag-chat-chat silang dalawa. No? Or may iba pa silang kausap. And, yun ang masaklap. Even sa time of worship. Tignan mo kayo katabi ko, meron pa dyan sa time of worship, ay nag-chat-chat, nag-ML. No, andun na sa presensya ng Panginoon, nahulog pa para si Uticus. No, nakakatulog. Ano po? So it controls 100% ng buhay ko. Kahit saan kayo, nandun, dala mo, hawak mo. Hindi mo pansin, kontrolado ka na. Dati naman, wala niya, nabubuhay tayo. Ano so it controls 100% of your life, leading you away sa tao. Katabi mo na, hindi mo pa nakakausap eh. Nalalayo ka sa napakalapit na tao sa iyo. Nilalayo ka sa tao, nilalayo ka sa Diyos. At actually, alam niyo po, pinalitan na niya yung Holy Spirit. Yan pong cellphone. Bakit po? Because hindi mo yan iiwan, ipababayaan mo. Di ba? Yung cellphone, pag yan nakalimutan mo, naku, siguro kahit ang layo-layo mo na, baka pa NBC mo pa yan. No, o palalabog mo. Ano po, dahil hindi ka mabubuhay na parang walang cellphone. Ano po, so you talk to it, kinakausap mo yung cellphone mo. No? Nagtitikto ka dyan, nagtitay ka ng video. Sineshare mo yung feelings mo dyan, humuhugot ka pa dyan. Anything, sineshare mo kahit hindi feelings mo. Feelings ng iba, tuloy ikaw, nadidepress ka din. Dahil sineshare mo yung feelings ng iba. Yung pera mo, nandiyan din. Nandiyan ang GCash, ang coins.ph. Nandiyan ang po lahat. Pinoprovide din ang cellphone mo. O yung iba, yung business nila, nandun na rin. Kapag doon sila nagbebenta, online marketing, online e-commerce, no. Friends mo, nandun din. At ang dami, mas marami bang friends ka doon kesa sa actual. Give mo yung friends mo eh. Diba, sa Facebook. Pero sa actual, may wala kang maramdaman o friends talaga na close sa'yo. Kaya pagka sinya mo yung feelings mo, hugot ka ng hugot. Depressed ka naman. Ang dami mong friends sa Facebook, pero ma-depressed ka. Tanggalin mo kaya yan at makipag-friends ka personally. Personal contact. Tingnan ko lang kung hindi mawala ang depression mo. So it replaces yung communion mo rin sa ating ama at sa ibang tao. Ang purpose po ng company is to entertain at saka kumita sila sa'yo through those gadgets. Ano po? Pero, hindi mo pansin, si Satan, ginagamit din niya yun to control every second of your life para malayo ka lang sa Panginoon, sa family mo, at sa tao. So you now care more sa cellphone mo kaysa sa family mo. Naranasan niyo na po ba yun? Yung kinakausap ka ng nanay mo, pero busy-busy ka sa cellphone. Kung saan, mas nandun yung attention mo kasi sa sinasabi ng nanay mo. Naagaw.
ng attention, palagi ko selos na selos na yung nanay mo sa cellphone. Buti pa yung cellphone. Nandiyan ang attention mo, ako hindi mo ako naririnig. Hindi mo na ako pinapansin. Isang utos ko lang sa iyo dati, sumusunod ka lang ngayon. Ilang beses ko lang sinasabi, paulit-ulit, parang wala kang naririnig. Hello, naranasan niyo na yun? Naranasan na rin ba ng mga parents ko yun? So hindi mo alam, you care more about your cell phone kaysa sa family mo, kaysa sa friends mo, physical and then. Po, and with other people, kaya po, that's why yung attention mo nandoon kaysa sa kanino mang bagay, kaysa sa ano mang bagay. Ano po? So the fulfillment ng 2 Timothy 3, 1 to 5, ayan na po, ayan mga nag-google-pihan yan sa ayan, mga balita. Sabi po sa 2 Timothy 3, 1 to 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw, in the last days, ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging mga sarili. Sakim sa salapi. Palalo, mapagmataas. Mapagmataas na yung anak mo sa'yo. Mapagsamantala. Suwail sa magulang. Meron na ba mga ganyan? Walang utang na loob. Meron utang, pero utang na loob wala. No? At kapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit. Walang habag, mapanirang puri. Marahas, magpusok. Yan, may mga magpusok dyan. At namumuhi sa mabuti. No? Ayaw nilang nakabutihan, ayaw nilang sumamba. No? Kadiri, baduy, church, Bible study, kahit yun. No? Namumuhi na sila sa mabuti. Pero nalain nila sa kasamaan, ang bilis po niyan. Diba? Sila'y magiging mga taksil. Sino yung mga taksil? Sino ba napag-taksi na ganyan? Pabaya! Mayabang! Mahilig sa kalayawan! Ayan, maksalayaw. Mga Jeffrox. At walang pag-ibig sa Diyos. Ito mas masaklap. Sila yung magkukunwaring maka-Diyos. Patin-atin lang. Pero walang transformation. Hindi sumusunod. Basta umaatin lang. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Ang tawag po natin daw religiosity. It's just a religion, iba po ang relasyon. Yan, dito po, wala po tayong dalang relihiyon. Welcome po lahat. Binubulang po natin dito relasyon. Ama, anak, ama namin na nasa langit, sinasamba ka namin. Ikaw, anak ka ng Diyos. Relasyon po ang binubuo natin dito. So sino nagkukunwa rin? Mga Diyos, napakarami po yan. May mga church na pupuno talaga. Paglabas po niya, sugalan dito, murahan dito, away dito. No po, lahat addict dito sa usasan. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanila pong iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ibig kong po sabihin niya yan, ay huwag kang maging katulad nila. Huwag kang magpa-influensya sa kanila. Sahit, ikaw ang mag-influensya sa kanila na maging katulad kanila bilang tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ikaw ang ma-influensya nila na gumaya sa sanlibutan na nakikita mo sa paligid. Kung ano yung tao na nasa labas, ganun din sila, ikaw pa yung magiging ganun. Kaya sabi nila, diwasan mo na maging katulad kanila. Ikaw yung makain ng sistema ng sanlibutan. Ipakita mo na iba ka, maging ilaw ka sa kadiliman. Maging asin ka sa kabuluhan. Ikaw ang mag-preserve, ikaw ang lumaban sa pagkabulong ng sistema nito. So instead, na maging generational zombie ka, nakuha ko sa, walang care sa iba but your phone, nakuha ko sa, na may care ka lang sa phone mo, sa social media mo, or your sa pictures mo, sa videos mo. Instead, na mag-take ka ng pictures, ng videos, what if maging katulad ka ng ganitong generation. Let's watch this video again. Pwede naman pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami nagkikira sa kanya. Ewan ko kung kakilala nila yon.
siya, pilig siya mag take risk, baka mahulog din siya. Oh! Yung nasa kaliwa po yan. Nasa left side po. Hindi mo yan ilalakad pa talikod. May pakialam siya. Pero kung nakatutok ang cellphone tulad naman ako, wala silang alam na meron na pala magsisuicide sa harapan nila. Inatake sa puso, sinigli po. Mahaba po yan eh. Yan po yung mga real life heroes na videos. Mas maganda pong panoorin niya kaysa yung manood kayo ng mga nagsiswisite. Pero yung nagsiswisite na mayroong real life heroes na may malay at may paki sa buhay ng iba. Napansin niyo po yung pagkakaiba ng video na ito kaysa dun sa mga naunang videos. Ito talaga, they were taking actions. Hindi lang po sila nagtetake ng videos. We are living po kasi in the last days na kung saan nagliligtas na po tayo ng mga kaluluwa from the coming judgment. Ganun yung kahapon kasi talaga nagbilangan po kami. We try to decode the Bible and nakakatuwa po yung mga revelation ni Lord. Paano po namin na-decode? Paano po lumabas na yung actual year talaga ngayon, biblically, na po is 5980. Not 5780. Misan gagawin ko po. Mas gano'n yung mga kahapon nandun sa live group, pwede muna kituro. No? Pero sa susubukan gumawa ng seminars nito, decoding yung biblical prophecies kung nasa na po talaga tayo. At inaaral ko pa rin po yun. So we are the millennial at present na Noah. Kung si Noah po nag-preach na 100 years na mayroong paparating na judgment through a flood, tayo po, we will be preaching only around 10 years na lang. At may mga kasama pa po yung tribulations, persecutions. Hindi katulad yas araya mga 10. Kasi baka pagka nag-one world government na, kasi meron doon 1,260 days or 42 months na nandun na sa kuweba. Sa Revelation chapter 11. Tama ba? Kasi 11, 12, 13, meron po yung 42 months. Ano po? So when we start caring again, at iset aside, ano kaya kung isang tabi muna natin yung gadgets, and then look around, at pakiramdaman mo yung mga itsura, nararamdaman ng mga tao. Look around you, for people are far more important kaysa po sa mga gadget. Any gadget, higit na mas mahalaga po ang tao kaysa sa games. Mas mahalaga po yung nanay mo kaysa sa games na yan. Mas mahalaga yung inuutos ng nanay mo kaysa dyan sa ML mo. Because hindi mo alam, tinetrain ka dyan. Iniyahanda ka for the future, nasanay ka sa mga gawain, bagay, bahay, hindi ka maging tamad, maging masunurin ka, kasi kung sa bahay nakakasunod ka, lumabas ka man, makakasunod ka sa sanglibutan or sa anumang rules or laws
ng government o ng school mo. Kung hindi ka makasunod sa bahay, pagdating mo sa school, hindi ka rin makakasunod sa teacher mo. Hindi ka rin makakasunod sa leaders mo sa groupings. Pag nag-group, sabihin ng leader mo, hindi ka susunod, hawak mo lang ML mo. The same. Ganun din po. So when we start caring, mas mahalaga pa rin po ang tao kaysa social media, etc. Then, pag sinagtabi po natin yan, makikita mo, you will become real-life heroes. Tulad po ng mga naparad natin, na nagliligtas, hindi mo alam, nakakapagligtas ka ng mga tao mula sa depression. May mga tao naghahanap lang ng makakausap na hindi kayang punuan ng chat mo, ng mga post mo. Meron talagang tao naghihintay lang ng topic sa balikat. Sige nga po, topikin mo nga po yung katabi. Right now. Ano kayo? Okay ka na? Okay ka na? Sabi mo sa katabi mo, nandito lang ako. Di mo alam, marami kang maliligtas na magsisuicide. Most of all, marami kang maliligtas kung the coming judgment day or eternal death. Nandito ka, alam mo ba nandito ka kasi mayroong ginamit si Lord na real life heroes para iligtas ka sa paparating na judgment day. At maging bahagi ng family. Alam mo, nandito ka kasi ang tawag po ng church natin, kingdom family. At ito po yan, kingdom family po yan. Kasi more on family po tayo. Kaya meron ka mga concerns, andyan po sa paligid mo. May nanay tayo rito, may tatay tayo rito, may kuya ka rito, may ate ka rito. Gusto mo, chat mo sila, pwede po tayo magkita. May kwento lang ako sa'yo, namatayan ako ng buko. Mga ganyan po. No? Kung ano man ba yung nararamdaman mo, baka kulang ka lang kasi sa pansin. Pagkamatay ng buko, kailangan mo pa ang presence ng katabi mo. No po. So, ibig sabihin ito, best Bible verse na i-share ko po sa iyo para makapag-care ka talaga. Ito po. Pakibasa ka po, Luke 6:31, 1, 2, 3, go. Yun. Ang tawag po dyan, science of reciprocity. Mga nasa marketing, sanay po niyan. Pero sana na tawag po natin dyan is golden rule. No? Ang napakaganda po sa verse na ito, is, kung ano man yung gusto mong gawin ng iba sa iyo, ikaw ang unang gumawa nito sa kanila. Kung paano mo gustong gawin din ito ng iba sa iyo. Pero ang katotohanan po, is pagka ikaw po yung unang gumawa o ikaw ang unang nagbigay nito, dyan po sa science of reciprocity, yung pong taong binigyan mo, yung taong ginawan mo, nauobliga silang gumanti sa iyo. Gagawin ko rin yan sa'yo. At kadalasan, sasabihin nila, babawi rin ako sa'yo. At kadalasan pa, pag bumawi sila, gusto nila, lagpasan yung ginawa mo o binigay mo. Ayun yung inatina namin yan, napakaganda mo yung public speaking, 3 days, libre lahat, pati pagkain. Iyang-hiya po ako dun sa pasto. Pero sabi ko, parang gusto ko siya bigyan ng 20,000 sa sobrang ganda nung ginawa. Tatlong araw siya lang nagsalita, pagod na pagod siya, pinaghirapan niya, pakaganda, pinag-aaralan niya mabuti, tapos libre, pinakain kami, busog, walang gutom, merienda, tanghali, merienda, aircon. Ano gusto mo? Kulang 20, yung isang kong pastor, nagbayad ng 20,000. Ayaw tanggapin, sige, sa church na lang po yan. So, talagang kitang-kita mo yung reciprocity. So you need, kung ano man po yung gusto mong maramdaman, gusto mong matanggap, ikaw po kaya yung unang magbigay. At kung paano mo nais na matanggap ito, ganun mo ito gawin at hintayin mo kung paano. Halimbawa, kailangan mo ng emotional care. Magbigay ka ng emotional care sa iba. Kung paano mong nais na matanggap ang emotional care. Kung kailangan mo ng financial care, magbigay ka ng financial care sa iba. Kung paano mong nais na mag-whip, na tumanggap sa financial care na iyon. That's why,
At tawag din po natin dito, sowing and reaping. Tingnan niyo po sa Galatians 6, 7, 9, and 10. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. So sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, do good to others. I-bless niyo po sila, ipanalangin niyo po sila, magbigay ka sa kanila, makakatulong sa kanila, makapagsosolve ng problem sa kanila, magbigay ka ng gift sa kanila, tulungan mo sila, anything, be a blessing. Simply magpakita ka ng pag-ibig, ng concern, ng care sa iba, tigit sa lahat sa mga mahal mo sa buhay o sa kapamilya po natin o sa mga tao na inaabot po natin. Ito po ang promise. Ano man yung ibigay mo, babalik sa'yo. Paano ito babalik sa'yo? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksikliklik at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ang nice po ng Panginoon, hindi lang po siya ang mag-care para sa'yo. Ang gusto niyo po niya, yung care niya tumaloy sa'yo. Maparamdam mo sa iba, ikaw din mag-care para yung pinagpakitaan mo ng care ay mag-care sa'yo more abundantly at tayo lahat caring for one another, loving each other. Yun ang nais na makita ng Panginoon na ma-restore muli sa mundo na ito na makita niya everyone cares. Sino po dito nag-care ka kayo? Who cares? So, sa pagkakataon na ito, pwede po ba natin i-apply ito ngayon? Okay lang po ba? Ganito lang po, simple lang po gagawin natin. Just turn off your cell phones kahit po 5 minuto. Shut down po. Kaya nyo ba? Shut down. Sino dito? Nahihirapan ka? Parang di ko kaya mamatay. 5 minutes? Mahirap yata. And then, get a partner. Pwede dalawa kayo, pwede tatlo kayo. Diba? Pero mas maganda kung dalawa lang po. And then, pwede mo bang itanong sa kanya? Ano ba talagang pinaka? Meron ka ba takot ngayon sa puso? Meron ka ba concern ngayon, nararamdaman, pag-aalala? Ayon sa future mo, pag-aaral mo, sa family mo, may bang may sakit, anything, sa relationship nyo. Alam mo, so maganda po yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. And then pwede ba tayong magpanalangin na just to show your concern and care sa kapwa natin. Sige po, go get a partner, ask her or him sa kanyang fear. Ano ba ang takot niya sa kanyang puso ngayon?